Hey, what's up you guys? It's your boy, King Jan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Jordan Clarkson. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, ay subscribe mo na yan para mas maging updated ka sa mga susunod pa nating videos. Mga idol, ito nga pala yung kauna-unahang topic natin tungkol dito kay Jordan Clarkson. Maraming salamat nga pala sa nag-suggest ng content na to at ganun na rin sa mga taong pumayag na gawan ko rin si Clarkson ng video. Mga idol, bigla nga naging matunog ang pangalan ni Jordan Clarkson sa NBA dahil nga sa maganda pinapakita niyang laro ngayon. Pero bago natin pag-usapan ang stats ni Clarkson o ang magandang pinapakita niyang laro, ay balikan muna natin kung paano nga ba siya nakuha ng Utah Jazz. Alam naman natin na si Clarkson ay nanggaling sa kupunan ng Cleveland Cavaliers pero kinuha nga siya ditong Utah Jazz via trade. Ang nangyari nga kaya nakuha ng Utah Jazz itong si Clarkson ay sinend nila si Dante Exum papunta sa Cleveland Cavaliers at may kasama pa nga yan 2 second round picks. Ito na po mga idol, pag-usapan na nga natin ang impact na binibigay ni Jordan Clarkson sa kupunan ng Utah Jazz. Mga idol, alam nyo ba na ang Utah Jazz pala isa sa may pinakamahinang bench players sa NBA kasi nga sa out of 13 teams sa NBA ay sila ay nakarank bilang pang 29. Nag-average nga lang ang bench nila ng 26.9 points per game. Pero simula noong nakapaglaro na itong si Jordan Clarkson sa kupunan ng Utah Jazz ay bigla na lang nagbago ang takbo ng laro nila. Kung dati nga ay nag-average lang sila ng 26.9 points per game ay nag-improve nga ito sa 36.8 points per game. At dahil nga dyan, from rank 29 ay napunta na sila sa pang 18 spot. Ibig sabihin lang mga idol, maganda ang in-improve ng bench scoring nila. Bago pa makuha ng Utah Jazz itong si Clarkson, ang bench nila ay may plus minus rating na negative 71. At ito nga ay tinaguri ang 25 worst rating sa NBA. Pero dahil kay Clarkson, maganda na ngayon ang pinapakitang laro ng bench ng Utah. Sa katunayan nga nyan, from negative 71 ay ang rating na nila ngayon ay plus 19. Real quick, diba mga idol, ganun kalakas ang impact nito ni Clarkson sa bench ng Utah. At kung dati nga ang rank nila ay pang 25 at isa sa pinaka worst sa NBA, ngayon ay napunta na sila sa pang 8. Kaya hindi talaga basta-basta ang pinapakitang laro ni Jordan Clarkson sa bench o sa kupunan ng Utah Jazz. Alam nyo ba na sa 23 games na paglalaro ni Jordan Clarkson sa team ng Utah Jazz, mapasama man siya sa bench o starter, basta kasama siya sa loob ng court, ay may offensive rating ang Utah na 113.6. Yan nga ang pinakamataas na offensive rating sa NBA sa loob ng 23 games. Ang ibig sabihin lang yan mga idol, epektibo talaga ang binibigay na role ng Utah dito kay JC. Ang standing nga pala ng Utah sa loob ng 23 games na paglalaro ni JC ay 17-6. Hindi na nga yan masama kasi nga baguhan pa lang naman itong si JC sa Utah. Mga idol, tapos na natin pag-usapan ang binibigay na impact ni JC sa kupunan ng Utah. Ngayon naman pag-usapan natin ang individual stats niya. Ngayong season, si Clarkson ay nag-a-average ng 16.2 points, 2.8 rebounds at 1.7 assists per game. Sa loob nga lang yan ng 25.5 minutes. Pagdating naman sa 3 points ay mayroon siyang 38.6%. Mga idol, dahil nga sa malakas ang impact na dala ni Jordan Clarkson para sa kupunan ng Utah Jazz, ay mas matunog ang pangalan niya kung ikukumpara kay Clint Capela, Andrew Wiggins, D'Angelo Russell at Robert Covington. Ang malaking katanungan nga mga idol, may pag-asa nga bang manalo bilang isang 6 man of the year itong si Jordan Clarkson? Siyempre mga idol, may pag-asa si Clarkson manalo bilang isang 6 man of the year ngayong season, basta ipagpapatuloy niya lang ang ganitong klase ng laro. Ang ilan sa matibay na mga kalaban dito ni Jordan Clarkson ay si Lou Williams, Dennis Schroeder at si Harrell. Ang mga players nga na yan ay lamang sa points per game kay Jordan Clarkson, pero lumamang lang naman sila kasi nga mas mahaba ang playing time na binibigay sa kanila. Mga idol, si Jordan Clarkson na nga pala ngayon ang third leading scorer ng kupunan ng Utah Jazz. Mga idol, sana lang ay hindi siya ma-injury para naman maipagpatuloy niya ang ganitong klase ng laro. Mga idol, kung sakaling ang manalo itong si JC, siya ang kauna-unahang Utah Jazz player na mananalo bilang isang 6 man of the year. Ano sa tingin nyo, manalo kaya itong si Clarkson bilang isang 6 man of the year ngayong season? Mag-comment ka lang sa ibaba ng sarili mong opinion. Bago ko tuloy ang tapusin ang video na ito, ay nais ko lang i-shoutout ang mga sumusunod. Shoutout kay Nathan Kahutay, Raph Derecho, tsaka kay Buddy GTV. Shoutout kay Nasruddin Dabil, Jason Cabalia, tsaka kay Neo Mark Kun. Maraming salamat sa suporta nyo mga idol. It's your boy, King Jan. I'm out.